Lord, maraming salamat, Panginoon. May papatuloy namin ang aming mensahe kanina umaga, Panginoon. Maraming salamat dito kanina. Mahabol din po yung iba. Wala dito kanina, Panginoon. Makita namin ang mensahe ngayon. Sa amin, especially mga bata, mas maaga silang matuto, Lord. Paglingkod na sila. May seryoso sa church, sa Bible, sa paralangin, sa fellowship, Panginoon. We pray na kayo ibigyan sa amin. Malalim ko naman ang power ngayon. Amen. Nakapot pa lang pala. Okay, yung mga balya na yan, ha? Yung balya na yan, eh. So, lagay nyo na lang doon, ha? Matutuwa pa ako sa inyo. Ito nyo doon, lagay yung balya. Dadami yan. Ha, mati. Mating. Dadami yan, pag nilagay mo doon. Okay, makinig. So, kanina umaga po, ang title po ulit ito ay Say Not, I Am a Child. So, part 2 na to. Kanina umaga, naka-isang point lang tayo pero medyo na-touch natin yung second point. Okay? Subtitle is Avoiding Excuses for Serving the Lord, the Young People. So, ito mga to, sobrang babata pa rito, okay? So, napansin ko, salamat sa mga ating kuya nyo, ha? Kasi, okay, yung makikigulo, yung ating kuya, ha? Baka magulo rin kayo, baka mahingi rin kayo. Hindi nga naman yun. Yung dalawa ay maghiwalay. Pwede mo maghiwalay kayo minsan-minsan. Yan. Itong mga to, lalaki lang, baka mahingi rin kayo. Buti pa si Madeline, ah, si Madeline. Madeline. Okay, kasi itong pinag-uusapan natin, yung mga ginagawa na lingkod ng Diyos. So, mga naglilingkod sa Diyos, sinong kilala yung naglilingkod sa Diyos? Madeline? Mading? Sinong kilala mo naglilingkod sa Diyos? Si? Asa mo kayo? Gusto mo maglakas alam. Sino naglilingkod sa Diyos, Princess? Sandy? Sino naglilingkod sa Diyos? Ano yung naglilingkod sa Diyos? Kaninang umaga, nagkain na tayo, pinaglingkuran tayo ng mga nagluto, di ba? Diba, binibigyan kayo ng kanin. Diba, binibigyan kayo ng ulam. Naglilingkod sila sa iyo, sa inyo. Okay? So, ano pa yung paglilingkod? Hinatid kayo kanina ng car, di ba? Saya. Ay, hindi. Kahapon pala yun. Sorry. Kahapon. Pinaglingkuran na naman kayo. Di ba? Ano pa yung paglilingkod? Binihisa kayo, binibisa mo ba kayo? Laki na kayo, okay? Inumuhang kayo, magbasa. Pinaglingkuran na naman kayo. Kung sinabi paglingkod, may ginagawa sa inyo para mapabuti kayo, di ba? Alam na alam niyo, especially pagkain. Sino nagluluto ng pagkain niyo sa bahay? Okay, salamat. May nanay kayo, no? So yan, madalas ang naglilingkod sa inyo, yung mga magulang nyo. Pero pag laki-laki nyo, kayo din ay maglilingkod sa magulang nyo minsan, di ba? So inuutosan kayo, tama ba? Inuutosan ba kayo? Magpapautos ba kayo? Yan. Huwag kayong magagalit pag inuutosan kayo, lalo mga lalaki. Para sa inyo yan, pag hindi kayo marunong sumunod, instruction, nahihirapan kayo. Hindi kayo marunong, kasi iba, hindi na rin kayo utusan, hindi na rin kayo yahar. Di ba? Ito, makulito, huwag na yan. Alam mo yan sa labas. Gusto nyo ba gano'n? O gusto nyo, kasama ka. Uy! Nagtatabaw sila, nag-soul winning sila, sama rin ako. Sama ako. Hindi, huwag yan. Hindi ka pwede. Diba? Nintindihan nyo, mga bata, minsan hindi kayo sinasama kasi may bata pa kayo, magulo kayo. Diba? Yung jib-jib, nakasam na ako doon kasi may mga nababalita ako na kung maingaan. Maingay. Magulo nga, diba? Sabihin niyo sa akin mga bata lahat ng mga ganung bagay ha, para yung mga magugulo, huwag natin papasokin dito, di ba? Kasi hindi natin gusto ng gano'n, nagugulo tayo eh. Lahat yan, sabihin niyo kay pastor, kasi pag nasa church kayo, pag nagutang kayo, dapat alam ko rin. Di ba? Hap-hap. So sabihin niyo sa akin, kaya kay mamaya, sabihin niyo ano niya. Brother James. So, kaya makinig kayo kasi kahit bata pa kayo, pwede na pala kayo maglingkod sa Diyos. Diba? Sino nagsasahig na dito sa bahay? Oh, galing naman yung Irish. Ikaw, wala ka na alam sigurado. Si Irish, nagsasahig ka na? Eh, si JB.
Si Plain. Oh, Plain. Luto ka ng kanin, Plain. Lalaga ng kapatid nyo. Lalaga ka ng kapatid nyo. Yan. Ang laking bagay yan. Mas alagaan nyo talaga. Huwag nyo ano, ha. Nalaglag na eh. Ay, nalaglag. Okay. So, tumulong kayo. So, yung pag-usapan natin kay Jeremiah ngayon. Sino bita ngayon? Sino yung character natin ngayon? Si Jeremiah. Sabihin nyo nga. Jeremiah. Sinalaki yung Jeremiah? Ito ang pangalan yan. Tsaka matapang yan. Pero ngayon, bata pa siya. Si Jeremiah. Napag-aaral natin kayo ng umaga, kahit bata ka, pwede ka na maglingkod sa Diyos. May example tayo si Timothy, si Daniel, si Joseph, si David, tsaka yung little maid, tsaka yung little lad. Bata lang. Ang galing niya, talino niya, nagbaon siya ng pagkain. Tama yung iba, hindi nagbaon. Kanina, soul winning kami, wala kami Bible. Tama ba yun? Explain nga kanina. Kahit hindi yan tayo, ha? Pag gano'n, mahirap mag soul winning na walang Bible. Okay. So yung batang yun, nagbaon siya eh. So ngayon, nakita nila yung miracle yun, tsaka sinare niya yung pagkain niya. So kayo, gano'n na, bata pa lang kayo, at least huwag kayong maingay, malaki na magagawa niyo, Harvey's. Daka lang. Pagbangunong ka, katulad yung tingnan mo sa likod mo, bait, si Ashley. Ganyan lang. Si Harvey. Ganyan lang. Tapos, Harry. Palit nga kayo po yan. Harry. Sisipa yung pwede kayong gamitin ng Diyos. Amen? Amen. Sinong gusto yung gumamit sa inyo? Diyos o demonyo? Diyos! Pag ginamit niya ng demonyo, paano kayo gagamitin nun? Diyos ba? Gagamitin pa kayo ng demonyo sa kabutihan? Hindi. Hindi, patay ka dyan. Kahit pangakuha ka pa dyan. Joshua! Mapayamanin kita. Gagamitin ka ng demonyo. Mapayag ka? Diyos ba? Mapayamanin ka nga, no? Kaya may sadabli buhay mo. Ganun yung mga nangyayari sa mga Hollywood. Di ba? Basahin nyo rin yung buhay nila. Pagkatapos na sikat na sila, pinabayaan namin sila. Kasi wala sa pakialam sa kanila kasi ginamit lang sila. Ganyan ang demonyo. Ganyan yung mga baklang mga producer. Laos ka na. Wala na. Di ba? Napatanda niyo mga bata, pag lahi kayo makulit, nagpapagamit kayo sa demonyo. Amen? Amen. Ganun yun. Huwag kayo magpagamit sa demonyo, pagamit kayo sa Diyos. Okay. So, ganun yung ginawa ng mga bata. So, ngayon, ito na. Paano na tayo maglilingkod sa Diyos ngayon? Diba? Okay, pastor, ako sige, maglilingkod ako sa Diyos. Paano? Kaya kanya ng bata, ayaw maglilingkod sa Diyos, natatakot kasi marami silang excuses. Again, pag sinabi excuses, sinasabi lang nila to, pero hindi tamang excuse to, hindi tamang dahilan. Okay? Kasi kahit anong edad mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Okay? Kahit ano. So yung mga sobrang liit, manahimik lang kayo, okay na, nakaka-encourage na kayo. Okay? Pag maingay kayo, ginagamit kayo ni Satanas. Hindi naman lagi. Pag dito lang sa church, kasi kalaban yun eh, di ba? So, ito yung excuse nila. Sabi nila, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Jeremiah. Tama ba yun? Sabi natin, hindi talaga siya marunong magsalita. Hindi ka naman magagamit ng Diyos. So, dito si Pastor, madalas dito, no? Ngayon, bigyan ng pagkakataon yung iba. Kasi medyo okay sila eh. Pero, kahit hindi ka marunong magsalita, especially mga babae, di ba? Ang church time, ano yan? Assist lang sila. So, pero magagamit ba sila? Magagamit pa rin. Kaya yung kasalamat, ang galing, mga nag-uhugas na rin, di ba? At least, hindi na ma-burden si Mom, alam naman si Mom Ehan pa niyan, maghahatid pa. By the way, gusto yung bagus yung tulungan si Mom Ehan maghatid. Okay? Importanteng ministry yan. Kaya si Mom Ehan siguro magkakaroon na sa sakyan, sarili yan. Kasi magaling maghatid, sundo. Okay? Pray natin ha, yung mga marunong na dito. Yung mga ate-ate, yung mga, ano, yan, sina Denver. Gusto mo magkaroon ng urban? Sakyan, gusto mo? Ano? Kaya.
practice, alam mo, di ba? Mapawa ka ng mabuti, mapalain ka ng Diyos, tapos paggamit mo yung sakyan mo, huwag mo sarilinin. Marami ka rin na ganun eh. Ay, sakyan mo, hapot natin yung tao. Mga masira eh. Mga ganun. Pag ano na, pag gamitan na, pag pomahan, magaling. Pag pupunoy na ng tao, ay sorry, hindi. Sino sasakay ko dyan? Si Beng Beng, si Iris, si Princess? Ano ba? Nakadyo mo may sasakyan ko, di ba? So, pag-play natin na Denver, magkaroon ka ng Urban, si DM, ano gusto mo? Kain ban po. Ha? Ban. Anong ban? SUV. Ha? SUV. SUV. Mahirap yung puro yung tao eh. Malaki tayo. High Ace. Kaya mo na High Ace? Grandia. Mahirap tayo palada yun. Okay. Grandia. Kasi lang po. Pag mayroon na tayo sa sariling ano. Grandia. Yung... Ano yung saka? Sa iglesia yung palada. Inibenta na daw yun eh. No? Yabang kasi. Arena. Arena. May arena na tayo, Bas. Okay yan. Okay, ano muna? High Ace muna. High Ace, Urban. Grandia, Commuter. Anong gusto ko? Commuter. Pupunoy ko ng Sandy yun, tsaka Princess. Hindi ko Sandy, Princess lang. Okay. Ano ba ako? So yun, huwag mo sabihin hindi ka nakapagsalita. Pwede ka makatulong. Basta mga bahay sa church, gano'n. Actually, bidang-bida ka, tinitingnan ko yung kahapon, nakatuwa ko, medyo hindi ako napagod. Kaya napagod, di ba? At least, maganda. Mas matyaga kayo sa mga bata, eh. Okay? So, kahit hindi ka nakapagsalita, ang ginawa ni ng Panginoon kay Jeremiah, ginamot siya, di ba? Kasi hindi naman sinabi nito kung ano yung problema sa pagsasalita. Pero pala mo sa ito yung mga bata, hindi niya kasi namin sasabihin. Bata eh. Pagkatulad niyan. Si DM, no? Pumapayo na dito, nangangasa niya na yan eh. Noong una ako nag-lead yung mga young people doon sa main church, hindi lang gulit, ang gulo. Yung iba, iba-iba gusto gawin. Lalo yung mga binata talaga na iba-iba gusto gawin yan. Hindi mo alam kung paano yung place. So, napakahirap. Pero, natututo ka. Amen? Unti-unti lang, unti-unti. Matututo ka rin magsalita. Kung hindi ka marunong magsalita ngayon, matututo ka dyan. Ang paggamit ka lang sa Panginoon. Amen? Amen. Katulad ng Jeremiah, isa yan. Inakusap siya ng Diyos, tapos sasabihin niya yung sinabi sa kanya. Hindi laging pleasant yung nangyayari kay Jeremiah. Yung problema sa kanya, kinakagalitan siya. Amen? Amen. Kailangan ba kayong galit kay pastor doon? Meron na siguro. Narinig na ako eh. Ang ginagawa masama, di ba? Kasi na, sama ang tingin sa akin yung pala, yung sinesya lang ko, tabado pala yun. Wala naman sinabi. Tapabaho na siya po nito manggap, kaso hindi sigurado kang matinawag na. So, kahit pagalitan tayo, may ginagawa tayong mabuti. Matidiscourage pa tayo? Na ginagalitan si Kenneth. Ba't mo may naiyaya si JB dyan sa church na yan, ha? Anong gagawin mo? Hindi mo alam. Huwag kang, ano, huwag kang isipin mo lang tama yung ginagawa mo, di ba? Tama ba yung magkasama ka sa church? So hindi ka natin discourage dapat. Kahit pagalitan ka nila. Si Jeremiah, gano'n, pinapagalitan siya, as in. Try 2K! Ganun sasabi sa kanya, bigat yun. Hanggang bandang ulit, kinulong siya, kinulpe. Ilang beses kinulong, kinulong ulit. Kinulong sa mas malalim, sa mas maito. Mas mabaho. Kinulong siya doon. Para siyang, ano, masamang tao. Pero, ginagawa niya kalooban ng Diyos, kaya, okay lang. Tuloy pa rin. Nung nakalaya siya, nag-preach ulit. Okay, so gano'n niya, huwag kang, huwag mo sabihin, hindi ka makapagsalita. Mag-aral ka na lang magsalita. Pangalawa, I'm too young. Okay? Ano sagot doon? Masyado pa akong bata, pastor eh. Hindi, magpalaki muna, kumain ka ng marami. Pero habang nag-aaral ka, habang lumalaki ka, nag-aaral ka na ng salita ng Diyos. Kilalanin mo ang Diyos.
Akala mo yung Bible na yan, makinig ka sa preaching. Hindi ka pala ilaro. Panay, kung ano-anong ginagawa mo, nasa church ka na, di ba? Makinig ka. At mag-isip. Magtanong din. Pwede rin magtanong. Pero kahit bata ka pa, may magagawa ka sa Panginoon. Amen? Amen. Iba sa inyo, nabalit ako, matalino daw ito eh. Naku, marami na matalinong nakita na pariwalang buhay. Wala kayo. Yung talino, binigay sa inyo ng Diyos yan. Saan mo gagamitin yan? Pang sarili lang? Karamihan ganun. Tinuturuan ng pastor na mag-share na gamitin sa Panginoon, tapos wala. Parang walang narinig. So, pangalawa, ano, gusto ko sabihin dito, kahit pa ikaw yung bata ka pa, ang Diyos, nakapasin nyo kanina, sa dito, si Jeremiah daw, nasa si napupunan pa siya, kasi before ka, before you came to the belly, before I formed in the belly. So, ibig sabihin, wala pa talaga siya. Pero may plano na ang Diyos sa kanya. Na-appreciate nyo ba yun? May plano ba yung magulang nyo sa inyo, princess? Anong plano ng magulang mo sa iyo? Hindi mo alam. Ano mo mamaya, ha? Balik mo tayo, anong plano mo sa akin? Kasi dapat may plano sila sa inyo na maganda. Amen? So si Pastor, anong balak si Pastor, bakit ano? May church tayo, anong plano mo kay sino kaya? Kay Samantha, tsaka kay Doreen. Bakit mo sila pinapunta sa church? Tutuluan, kahit makulit. Diba? Anong plano mo? Meron akong plano sa inyo. Hindi yan pago, no? Tinuturo kayo ng salita ng Diyos. Pag natuto kayo, makakaroon din kayo ng salita ng Diyos. Mag-preach din kayo. Mag-soul winning din kayo. Pag nag-soul winning tayo, maraming naligtas. Matuwa Diyos sa atin. Oh, doon na tayo iikot. Diba? Ayoko na tayo. Pati yun, pabaho rin ng pastor yun. Paano nyo gugustuhin yung ayaw nyo? Katama. Amen? Kaya yan, sino mang mayan, talagang chinatsaga kayo niya. Kanina nakita ko si Mang Juhat, tinuturoan nyo. Paulit-ulit. Ganun yun eh. Bagay si Mang Juhat, wala siguro mas patsaga pa kay Mang Juhat. Ganun ang mga nanay. Amen? Amen. So kasi may plano kami sa inyo. Isang araw, kahit gano'ng ako ulit na si Flame, si Isikel, kahit si JB, si Andrew, si Harry, nakala ko Harry pala. Kung malino yan, natuto na salita ng Diyos, maglilingkod niya sa Diyos. Amen? Amen. Inamplala ko sa inyo. Ay, pero ang Diyos, may balak sa inyo lalo. Ay, ganun din yun. Kasi nga, bilang pastor, gusto ko, kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung gusto ko sa inyo. So kaya ang sagot ko lang dito, kahit pa bata ka, dahil may plano ka na, ito ay sa mga projects sa anong mga marami ang project kasi Brad, may project yan. Kakaroon sila ng apartment. So before paggawin yung apartment na yan, may plano na, di ba? Pag may plano na, may budget na, sigurado na yun. Amen. Hindi yan, mga bata. May naman yung budget, pera. Okay? Sigurado yun! Ang Diyos, marami siyang pera. Kailangan nila lang tao na usunod sa kanya. Na maglilingkod, magtatapat. Diba? Open. Ang hirap yun sa atin pag wala tayong budget, parang hindi tayo makakausa. Diba? Ako nung bata ako, ganun din ako eh. Yung church, parang mahirap yan. Andito na ako eh. Ngayon pala nalalaman din. Kasi di mo kailangan ng pera eh. Kailangan mo lang ikaw. Marunong ka dapat. Tapos, siyempre kailangan mo ng pera, pero hindi ganun kalami. Kailangan mo lang ng pera. Okay? Sapat lang. Paikutin mo na yan. Yun na yun. Tuloy-tuloy na ang project. Amen? Amen. Sa mga batang yan, tututo yan. Yung ayaw, huwag silang matuto. Bye-bye. Bye-bye. Diba? Sino makulit dito? Bye-bye. Pero yung mga gusto, matututo yan. Amen? Amen. Ay taas ka man to. Ilalabanan yan to. So yan ang plano, pag may plano ang Diyos sa'yo, kahit bata ka pa, tuloy na yun. Yan ang gusto ko sabihin dito. You're never too young to serve the Lord. Pag ikaw ay nakakatayo na, punta na sa church. Salamat yung ba dito, maganda yung BS, no?
So ate, sinusuporta kayo ng magulang nyo. Amen. Salamat. Ito pa, nasa may pagbata pa ako, wala pa akong experience. Hindi kailangan gagawa ng experience. Ito pag nagtatabaho na kayo, ito yung mga reklamo ng mga iba. Sabi nila, wala akong tabaho. Bakit wala akong tabaho? Kasi hinahanapan akong experience. E, paano magkaka-experience? Wala akong tabaho. Diba? Nireklamo. Eh kasi huwag kang mamili. Ano ba yun? Yung unang-una na mag-open na walang experience, kahit walang experience, kasi mababa sweldo, pasukan mo na. Diba? Bakit wala akong tabaho? Wala tumanggap sa akin. Ano ba hinihingi mo? Laki naman lang hinihingi yung sweldo eh. Hindi mo naman. Minsan kahit nga wala sweldo, di ba nang nauso yung nursing na yan? Wala sila sweldo, sila yung minsan nagbabayad. Makapasok lang, magkaroon ng experience. So ganun din sa Panginoon ngayon. Okay? Kaya kayo, tinatabi kayo sa mga yan lang, experience yan na magsita ng bata. Yung nag-uumpi na yan. Kasi naglalaban na yan, di ba? Gusto mo rin makinig, pero gusto mo rin magsita. Isitayin mo sila. So nasusubok yun, pinag-aralan kaninang umaga, patience. Sabi natin na pag-usapan nyo. The Bible study sa Sunday school. Fruit of the Spirit, di ba? Relations. Sa, gusto ko magkaroon ng patience. O tara, magkaroon tayo. Magkakita tayo para na, ayoko dyan, gusto ko yung ano. Ito, tunuhan lang ako, nasa classroom lang ako. Amen. Magkakaroon ng patience pag sinusubok yung patience mo. Ganun yun. Tulong ka ng bata, paulit-ulit, maingay. Pero, mamahalin mo pa rin sila. Tuloy-tuloy lang ang instruction, di ba? Ganun yun. So, hindi excuse na naman yun. Gusto kong point din dito, sabi din sa verse 8. Be not afraid of their faces. Yan, mga bata, takot sa... Inakatakot ba yung mukha? Sino nakatakot ang mukha dito? Guns. Wala naman, di ba? Pero pag nag-soul winning ka na, yun na. Mahirap, mapakit, gano'n. Pero yung isa mga lasing, di ba? Sabi ko ha, iwasan nyo na yun. Pero meron mga pag nagalit na sa'yo, pumulo ang dugo sa'yo, hindi mo alam kung bakit. Mabatakot ka rin sa mga yan. Si Jeremiah, kinaharap niya, mga hari, yung hari mismo, yung mga counselor, or yung mga princess, mga ruler yan, mga barangay captain, mga mayor. Ay, sinasabi niya, hindi tayo mag-resist, umuho na tayo sa Babylon. Sinasabi ni Jeremiah, among many others. Nag-alis sa kanya ngayon. So, pag yun ang pinapagawa ng Diyos sa inyo, sumunod ka na lang. Amen? Huwag kang matakot sa mga tao kasi madalas sa hindi. Ang kalaban mo, tao din. Ang totoo, kahit saan ka. So minsan, kahit tayo, minsan, mahirap makisama. Yan, naglilingkod ka na ngayon, mga teacher-teacher na kayo, di ba? Minsan, problema yung kapwa yung teacher. Kasi hindi kayo magkakasundo kasi pareho kayo magaling. Ano ba yan? Ganun yun eh. Sa youth group, ganun din. Sa choir, ganun din. Kahit anong level ng paglilingkod. May mga katulik sa kapag hindi ka marunong makisama. Amen? Kaya huwag kang matakot sa mga mukha. Matakot ka sa kadaan matakot. Sa Diyos, pag hindi mo siya sinunod. Pagbalik mo sa Diyos, o ginawa ko yung pinapagawa ko, ano itsura ng Diyos pag gano'n? Hindi mo ginawa yung pinapagawa niya. Diba? Kaya na, pag may pinapagalitan ako dito, ano itsura ko? Galit, siyempre. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin eh. Kasi hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Hindi galit ang galit sa'yo. Gusto mo yun? Okay, so, sumunod na lang kayo. So, ngayon, pag kayo na yung maglilingkod sa Diyos, dapat sa Diyos kayo takot. Amen? Hindi sa mga makakalaban nyo. Kasi itong mga to, pinaglilingkod mo na muli naman yung mga yan eh. Itong mga false teacher. Pag tinulig sa alam, sinabi natin, mali sila, mali kayo. Okay, magbago na kayo. Yung iba dyan, karamihan dyan, magagalit. Pero tanong, may ginawa ka bang masama sa kanila? Yan ang sabi ng Diyos eh. So wala kang ginawa masama sa kanila, therefore tuloy-tuloy ka lang. Okay? Ang sabi dyan, lagi nung makita lang ang verse. 7 pala eh, sorry.
Sabi, but the Lord said unto me, say not I am a child, for thou shalt go, or that I shall send thee. You're never too young, kasi nga ang Diyos ang magsusugo sa'yo. So ako, hindi ko inuto sa Stephen mag-drive. Bakit? Mababang ka siya eh. Wala pa siya lisensya. So sino utusan ko? Yung pwede na mag-drive, di ba? So hindi kayo utusan ng Diyos, hindi nyo kaya. Kung masyado kayong bata. Hindi nyo ba yun? And therefore, pag nagbabasa kayo ng Bible, may naiintindihan kayo, sumunod na lang kayo. Kasi pag naiintindihan nyo na yun, kaya nyo na gawin. At sabi niya dyan, I command. So ang point ko dito is direction. Ang Diyos na magbibigay siya ng direction eh. Eh, hindi ko alam eh. May direction ng Diyos. And then yan, especially sa mga medyo ano na, hindi ko maintindihan. May direction ng Diyos. May naintindihan ka. Hindi mo naintindihan, huwag mong pakialaman. Yun naintindihan mo, yun ang pakialaman mo. Yun ang gawin mo. Amen? Amen? Amen. Point number... Sa point number 2 pa rin to. Bakit hindi excuse ang masyadong bata? Okay? Kasi bukod ang Diyos sa magbibigay siya ng direction, sasamahan ka rin niya. Yung sabi niya, no? For thou shalt go, I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid to their faces, for I am with thee. Sasamahan ka ng Diyos. Ano kinakatakutan mo ang ano? Gawin. Pag akin ang kaluluwa, sasamahan ka ng Diyos. Pag yun ang kalooban niya, yun ang kalooban niya. Magturo ng bata, ako! Basta hindi mo ako kilala pag ako natuyo dugo mo dyan, mananampal na lang ako mo dyan. Kaya ayoko yan. Sasama ka ng Diyos, amen? Sasama ka ng Diyos pag sinabi niya sa iyo yun eh. Yun yung sinabi ng Panginoong Jesus, di ba? Sa Great Commission, and I will be with you always. Sasama ka ng Panginoon. Hindi kayo mapipilayan ka dyan ng walang kalaban-laban, amen? Ilalaw niya yan, kalooban niya yun. And then, deliverance. Sabi niya, no? To deliver thee. Ayoko mag-soul winning, baka sapakin na lang ako sino dyan. Ano sasapakin? Eh, napikon. Ang gusto na mag-deliver sa'yo, amen? Amen. Si Goliath nga, di ba? Tsaka si David. Ano nangyari kay David Goliath? Sino yung higante? Sino yung maliit? Matapa siya nun, di ba? Oh, sino nanalo? Si David o si Goliath? David. Alam niya si David kasi kasama niya ang Diyos eh. Niligtas siya sa tiyak na kapamakan. Sa laki ng kalaban mo, malamang patay ka doon. Pero dahil kasama niya ang Diyos, nanalo siya. Amen? Amen. So yun, I am not too, I'm too young, hindi an excuse. Kasama ka ng Diyos, bibigyan ka ng direction. Pwede ka mag-practice. May plano ang Diyos sa'yo. Lakad tayo. Amen? Amen. Last! Aga pa pala? Aga pa? Last! So yun na yun. Actually, basically, yung dalawa lang, I can speak, tsaka I am a child, tutulungan ka ng Diyos. Yun lang yun. Sasamahan ka niya pa. Mag-excuse ka pa. Hindi ka nang excuse. Sumunod ka na lang. Amen? Yun lang yun. Sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang. So, makulit ako eh. Sumunod ka na lang. Ito na, para sa mga bata ulit. May mga limitado akong pastol. Hindi ko alam gagawin ko. Sabi din sa verse 11. Ibasa nga, inom lang ako. Ready, go. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Okay, namamasin niya sa soul winning. Okay, mamamangon na ng soul winning. Ha? Hindi sa mahirap dyan kasi hindi mo alam kung isang tingin mo lang nakakaintindi ba ito. Hindi mo alam yun, di ba? So, umpisa mo ngayon. So, isa sa mga worry mo, baka hindi niya ikaw maintindihan or hindi ka niya maintindihan, hindi mo siya maintindihan, di ba? So bakit tayo tuloy pa rin? Tuloy lang sa winning. Gagabayan natin sila, di ba? Katulad nung isang kanina rin, parang hirap si Kuya magbasa eh. Tapos nung isang araw, kahapon ba yun? So pag hirap mong magbasa yung ano, tulungan mo na lang, huwag mong pilitin ha.
Tapos, isa nagtatanong kayo, ano kailangan kong gawin para mapasaya to? Masalamat? Sabi, bigay mo na yung sagot. Pero para makuha niya, ulit-ulitin mo. Tanongin mo ulit, binigay mo na yung sagot kanina eh. Diba? Ganun lang yun. So ang Panginoon, ganun din. Ano sabi dito? Jeremiah, what he is now? Ito yung future. Ano nakikita sa mga sa future? Pag-asa ba itong mga ito? Anong dapat natin gawin? Sa church, sino dapat nakakalam yan? Si pastor, di ba? Sa pamilya nyo, yung magulang nyo. Patay tayo. Ang dami nating anak. Ang gagawin natin? Wala lang. Okay, dapat nakikita mo na yun. Lalaki yung gastos, di ba? Isip-isip ka na. So kaya tinatanong, I believe, ng Panginoon si Jeremiah. Kasi si Jeremiah, kahit limitado siya, hindi siya ganun kalimitado. Amen? Amen. Kaya may nabanggit natin kanina, I'm too young. Yeah, gagabayan ka naman. Pero number three, ang mga baka ay may limited vision. Okay? Pero may nakikita ba sila? Wala. Meron. Nakitian yan. Kung magustong humiling tayo, alam, gusto ko lang maligtas sila, pero hindi ko alam paano. Sumama ka. Tingnan mo yung mga marunong na. So pala yung papatuloy tayo kung di effective to. Kasi minsan ganun eh. Iba-iba tao, sobra. Pero may pagkakapareho yan. At yun lang naman ang balak natin niya. At sa kanon din tayo may pagsosyalan sa kanila. Sosyal dyan. O kaya may park, gano'n. Yung natin kailangan. Kailangan natin yung limitado lang. Okay, limitado tayo. Tatanungin ka ng Diyos. Ano nakikita mo? Nakita niyo yung ano eh? I see a rod of almond tree. Hindi naman siguro dito. Ano nakikita mo? Mayroon pong plastic na sunflower doon. Yung tinatanong ng Panginoon dito, ano yan? Spiritual yan. Ano mangyayari in the future? Ano nakikita mo, Jeremiah? Okay? At tanongin ko kayo, Ate Sandy. Ate Sandy. Ano nakikita mo in the future? Gagamitin ka ba ng Diyos? Ngayon, paano? Ha? Paano? Paano ka gagamitin ng Diyos? Tama yun, gagamitin ka ng Diyos. Paano? Alam mo, hindi? Hindi. Ha? Magpakabait! Okay? So, pero hindi mo alam yung detalye, di ba? Bata ka pa eh. So, pero alam mo, gagamitin ka ng Diyos, kailangan mo magpakabait. Very basic, mga bata. So si Jeremiah, may nakikita na siya eh. May kutsya ng Diyos. So kailangan niya lang makita, yung nakikita niya. And then, pansin niyo dito. Then, said the Lord unto me, thou hast well seen. Pinuri pa siya. Kahit kunti lang nakita niya. Then, ang ginawa ng Panginoon, thou hast well seen. For I will hasten my word to perform it, and the word of the Lord came unto me. The second time saying, what he is now. Ano ulit nakikita mo? Tinanong ulit siya. And I see, and I said, I see a seething pot. Papakulo. Ng tubig. And the face thereof is toward the north. Nakaturo sa north. Then the Lord said unto me, out of the north, an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. So, hindi ko nalalaliman ito, mga bata. Kaya tinatanong ko kayo. Nadine, nakita mo ba yung mga kabataan katulad mo na nag-asawa ng maga? Ano nangyari sa kanila? Hindi mo alam lahat, di ba? Pero iba, nakita ko, pastor, yung isa, hindi ko na nakita. Yung isa, nakita ko, naghirap. Yung isa, naghiwalay na sila. Alam mo ba lahat na nangyari sa kanila? Hindi. Pero at least nakita mo yung ibang bagay, okay? So ngayon, tinatanong ko kayo madalas para alam ko yung nakita nyo, dadagdagan ko na lang, explain ko kung bakit ganun. Bakit sila naghiwalay? Dati in love sila. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ngayon, eh hindi naman yan, ano eh, bago. Yung mga young people, in love lang sa umpisa, pero pag hindi nahanda sila, hindi nila kilala ng Panginoon, hindi sila nahanda, na-tray, natuluhan, kala nila, yun na lahat yun. Basta in love, okay na yun. Tulungan kami. Kasi hindi nga sila mature, hindi sila nahanda.
Ganito mangyayari yan. Kahit sweet na sweet sila, kanina, ngayon, last year, mag-aaway din yan. Ha, ganun pala yung pastor? Hindi ko alam yun. Ngayon, alam mo na. Amen? Ha, ganun pala yun. So, ang Diyos ito, malalim to eh. Hindi alam ni Jeremiah kung paano huhusgan yung Judah. Alam niya lang. Parang may kumukulo na doon. Lord, inabalitaan ako doon yung mga barbaric ano doon. Yung mga taga-Babylon. Ano, balitaan ko, lakas na daw nila eh. Kaya hindi ko alam kung kaya nila tayo sa COVID. Okay? So ngayon, ipapaliwanag ng Panginoon. Out of the north, an evil shall break forth upon all the inhabitants of the earth. So hindi lang sa kanila. Itong Babylon pala, sobrang sakim nito sa ano, sa lupa. Hindi nila alam kung gagawin nila doon. Pag inaaral mo yung history, pagkatapos silang masakop yan, anong ginawa nila? Wala lang. Nagpakasasa sila sa manong nakuha nila doon. Tapos wala na. Namatay din sila. Bandang ulit, sila din yung tanong. Ganun lang ang manis. Ganun lang ang kalakaran. Sa world history, ganun din dito sa atin. Yung mga mayor dyan, mag-election na naman, di ba? So may pakialam pa ba yung tao ngayon kung anong ginawa ng mga mayor ng mga 1960s? Nakumagaling sila dahil inaaral nila yun, at least. Pero karamihan wala nang pakialam. So, yung sabi natin dito, dapat nasa programa ka ng Diyos. Alam mo yung may mga bagay na mag-matter even in the future. So, dito, sinasabi ng Panginoon, Jeremiah, ganito mangyayari, nakita mo yung mga hindi nakikinig sa atin. Ganito mangyayari sa kanila. So, ngayon, mapapabuti si Jeremiah. Ganun lang po yan. At yung mga nakinig sa kanila. So, fast forward ko na lang, anong nangyari dito? Anong nangyari dito, iba, hindi nakinig kay Jeremiah, karamihan din narinig. Hindi sila nakinig, ganun nangyari sa kanila, nasakop sila. Marami, ganun. So, parang kayo ngayon, ano sinasabi ko yung mga bata? Ang dami sinasabi sa inyo, di ba? Mag-aral kayo, makinig kayo, nasalita ng Diyos, mag-church kayo. Pag hindi, tayo na ginawa niya, nakikita ko na yung buhay niyo. Yung nangyari din sa iba. Yung iba, humaman, yes. Ano ngayon? Sira ang buhay nila, sa pamilya nila, wala silang direksyon. Pupunta sila sa impyerno, yung iba. Yung iba, Kristiyano, pero walang rewards. Ang Diyos, handang mag-reward sila, wala. Walang kwentang buhay, di ba? Sayang! So itong nangyari sa Judah, sayang na sayang sila. They are the people of God before. Nasakop sila, kala nila malakas na sila. Yung mga pinagmamalaki nilang temple, pinagmamalaki nilang building, yung pinagmamalaki nilang ginto, nawala yun. Binabasa natin kanina sa Kings, 2 Kings, kaya na, di ba? Ang daming ginto ni Solomon. Later, ano mangyayari doon? Hindi nila ma-retain yun. Nanakawin lang yun ng mga ibang tao kasi itong mga pinag-usapan kay Jeremiah. Iniwawanding nga na sila mga bata. Ang gaganda nyo ngayon. Ang popogi nyo ngayon. O, itong warning ko sa inyo, pag nagbisyo kayo, wala, hindi na kayo abot ng 40. Iniwala kayo, hindi. Nakita nyo na nga, di ba? Hindi ko kailangan na yun. Kinukwento lang ng mga bakit po siya ganyan. 39 years old, may sakit na, namatay na. Sakit sa baga. Inborn pa yun? Pinanganak talaga yun, mahinga na, hindi. Malakas siya. Pero pag sinaksakan mo yung baga mo ng ano, ng yosi, ng alak, napapaaga ka. Amen? Sigurado yun. So, yun lang. So, wala tayong excuse sa Diyos. Ang Diyos, alam niya lahat. Pag inutusan ka niya, alam niya papagawaan sa'yo. Kaya sumunod tayo. Amen? Wala tayong excuse. Mabata ka pa, hindi mo kaya, hindi ka marunong magsalita. Limitado yung iyong vision. Hindi mo alam yung mangyayari sa future. Sino ko nakakalam ng future? Wala naman lahat eh. Yung iba, alam ko lang kasi nga sa history. The history repeats itself. Alam ko yung mga lingkod ng Diyos, matino, nakikinig na bata. Nakikinig matalino yan. Yung mga nagpapabaya, hindi nakikinig, matigas ang puso, napagalitan na ayaw pa rin. Alam ko na yung mangyayari dyan. Alam ko na nangyayari dyan. Yes, hindi. Ano nangyayari sa mga ganun? Ano nangyayari? Makulit, ayaw makinig. Pina
dinaiginig sa instruction, mapapabuti ba sila? Ano kaya sa kanila? Mapapahamak. At nakakalungkot yan, hindi pwedeng joking yan. Patendo na kayo, marami na kami kilala. Gusto mo na tulungan yan, ha? Tulungan na kita. Wala na. Walang skills, walang win. Iba, wala ng pag-asa. Eh, kailangan mo ng pera, trabaho tayo. Ano ba alam mo? Wala eh. Patay. Pero malakas ka, di ba? Pwede kang maghalo. Ayan, naging katawa ka, di ba? Eh, yung... Bukod sa physical, saka sa skills, minsan may problema sa attitude. Ito, masaklap. Tinutulungan, sinusubo muna ka, ito, para magkapera ka. Para makakain ka. Ito ha, sinusubo na sa'yo. Ayaw pa rin, nakakita na kayo ng gano'n. Kasi yung bata, pag may sakit yan, sinusubo mo na ayaw. Tinutulungan mo na, ayaw pa rin. Kasi, pabayaan. Amen? So, huwag kayong maging gano'n, mga bata ha. Lahat ng pwede nyo makuha ngayon na sa Panginoon, instruction sa Bible, kunin nyo na. Ayan, mga kaibigan nyo na, importante yan. Alam nyo ba yun? Huwag nyo maawain yung maayos na kaibigan. Natutunan ko yan. Yung pastor ko, ang bait nun. Lahat ba ng tao, kinaibigan siya? May inaaway pa siya. Ginawa siya ng masama. At alam ko, gagawin nyo rin sa akin yung iba sa inyo. Pero, sorry. Ako, masaktan lang ako isang araw, dalawang araw. Move on ako, amen? Amen. Hindi ko makikita, ay, sinyo ko, tinamate. Ang gawin sa buhay ko! Mag-move on ako, wala nyo ba? So, sana kayo din. Yung mga kaibigan nyo, i-deserve yan sa church. Yung mga matino, kaibigan ng church. Amen. Huwag nyo kawain. I-foster nyo yung pagkakaibigan nyo. Amen? Huwag kayong ano lang, baka meet nila, nag-away na kayo, sinagsumpaan na kayo. Sana kaibigan, kaibigan! Nag-away mo ng meet, hindi mo binigyan. Pangit, di ba? So, doon na lang tayo. So, sana natuto kayo mga bata. Bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos. Wala kang excuse. Unti-unti, tutulungan kayo ng Diyos. Nasamahan niya kayo. So, tuloy-tuloy na tayo. Amen? Sino kayo na sa church? Sino kayo sa church? Yeah, play. Isa mo sa church? Amen. Tsaga ka lang, ha? Play. Masama ng loob, ha? I love you in the Lord. Pero pag makulit ka, visitahin kita, para alam mo. Okay, alam mo, let's pray. Lord, maraming salamat sa message ngayong buong araw, Panginoon. Nakita namin ang katapatan ni Jeremiah, mga excuses niya noong una, Panginoon, na siya po'y hirap, takot. Siya po'y bata pa, sabi niya, hindi niya gusto maglingkod dahil takot po siya, Lord, sa mga tao. Pwede mangyari pag siya po'y naglingkod sa inyo. Pero nakita namin, fast forward, Panginoon, sumunod siya, salamat. Tapat siya, nagtapat din po kayo. Nangyari sa kanya, siya po'y napabuti. Ang daming namatay sa kanila, pero sila, si Jeremiah, may kalayaan. Siya po'y maayos. At siya po'y napabuti, Panginoon. Nawa, Panginoon, panalangin namin sa mga bata nito, Lord, na maging matalino sila. Makinig po, Lord, sila sa inyo. At pumunta sila sa dapat nilang puntahan, lagi sa church. Maayos din po, Lord, maayos ang damit. Maayos ang isip. Nakahanda, Panginoon, at naghahanap kami ng instruction, Panginoon. Ako po sila, Lord, dito sa mga good news class na kailangan nyo yung mga skills. At sa sila po yung matuto, Panginoon, sumulod sa manalati, in Jesus' name, pray. Amen.